magalang, mabait, at palangiti. Ito ang katangian ng batang si Edward Angelo James Verin, o EJ. Dahil sa maaliwalas na mukha, kahit sino man ay natutuwa tuwing may nakakakita sa kanya. Minsan may time na po na nagtatanong siya na bakit daw po wala siyang kamay. Ayun po, pinapaliwanag po namin mag-asawa na paglaki niya, maiintindihan niya po yun paunti-unti kasi po ang tawag po sa kanya ay, sa ganyan pong sitwasyon, baga po ay inborn. Simula't simula po nang nasa dyan siya, talagang hindi madidevelop po yung kamay niya. Sabi namin, maiintindihan niya yun paglaki niya. Na tungkol din about sa genes, sa mga lahi, yung ganun-ganun po, pasa-pasa na. Pero naman po, ang sabi po niya, ano po ito ay, iba siya mag-isip, matured. Ang sabi po niya sa amin ay, okay lang daw po yun, kasi po, andito naman daw po kami. Sinabi rin po namin, kung wala man po siyang kamay, kamay pa lang po namin ni Papa niya, apat na agad. Paano pa po kaya yung mga nagmamahal sa kanya? Noong ipinagbubuntis na kanyang nanay si EJ, ay pinili nito at ng kanyang asawa na hindi ipa-ultrasound ang sanggol sa sinapupunan dahil anya'y gusto masurpresa kung ano ang magiging kasarian ng bata. Subalit, kakaibang surpresa ang kanilang natanggap nang maipanganak si EJ. Nalaman ko na po na wala po siyang kamay. At saka po nagpakita na rin po sa akin yung asawa ko kasi hindi po siya makaharap. Kasi nag-iisip sila kung bakit po nagkaganon. Tapos yun po, niyakap po kaming mag-ina ng maigpit. Ang sabi ay, mahalin po ng sobra. Sobra-sobra siya. Alagaan ng mabuti. Sa ngayon naman po ay talaga pong inaalagaan po namin siya ng maayos. Mapalaki po ng mabuting bata, maging mabuting bata po siya. Ipinanganak na walang kamay, walang buto simula sa kanyang balikat. Paliwanag ng doktor ay marahil sa lahi dahil may ganitong kaso din sa kanilang iba pang kamag-anak. Ngunit sa kabila nito ay nakikitaan pa rin ng pagiging positibo sa buhay ang bata. Kaya po ito si EJ, parang malaki po, pinalaki po namin siya na parang normal lang po. Na parang wala pong kulang sa physical niya, sa pangangatawan, ganun po. At nakikita naman po namin sa kanya na, yun na. Ngayon, napaglaki niya, ganun na nakikita namin sa kanya na okay lang sa kanya. Minsan po tinatanong din namin na kung okay sa kanya na walang kamay. Ang sinasagot naman po niya, okay lang sa kanya. Kasi may paa naman daw po siya. Yun po ang sagot niya lagi. Saka sabi niya po rin na lagi kang very good. Yun po, pinagbubutihan po niya talaga ang pag-aaral niya. Para daw po paglaki niya ay makatulong daw po sa amin. Ngayon, bata pa lang nag-iisip na po siya ng ganun. Noong nakaraang Disyembre, ay namigay si Congresswoman Josefina Josie Banning Taliado ng tablet para sa mga mag-aaral ng unang distrito. At isa sa mga napili ay ang batang mayroong kapansanan mula sa Barangay Bagong Bayan, Paracale, Camarines Norte. Walang iba kundi si EJ. Nito lang din buwan ng Abril ay nabiyayaan rin ni Dr. Willie Ong ang sikat na pinapanood sa social media sa usaping kalusugan ng isa pang tablet. Kaugnay nito ay nakuha ni EJ ang atensyon ni Ong at nakuha pa nitong ipos ang kalagayan ng bata sa hangarin makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Ito, nagsisearch siya ng kagaya niya na inborn, na mga walang kamay, yung kung nakakalangoy. Pinapanood niya po yun para parang sinusuri po niya na kung kaya niyang gawin yun. Ganun po ang inaano niya. Gamit yung tablet na binigay po ni Lagob sa kanil, Doc Willie, o nakadalang tablet na po siya. Yan. Gagamit din po niya yun sa pag-aaral, sa mga letters, sa ABC, ay yung sa mga shape. Ganun po, nagagamit niya yung tablet na yun, yung binigay po nila Doc sa kanil.
Gusto ni EJ na maging piloto, kagaya ng idolo niyang Phil-Am pilot na si Jessica Cox. Go! Senate introduced the Americans with Disabilities Act. It was not me. It was a Republican, Lowell Weicker from Connecticut. Ah. And I was his chief co-sponsor. Well, then he got defeated in the election, and then I picked it up and became the chief sponsor of the bill. Tutupad ko po ang pangarap ko po. Maging piloto po. Mayroong PWID si EJ. Ngunit, nais ng kanyang ina na makapag-aral ito ng special education upang makasabay sa ibang bata. Ang pag-aaral kasi ang isa sa nakikitang kahirapan ng magulang ni EJ dahil sa kanyang sitwasyon. Tila mabait ang langit sa batang ito. Bakit piloto ang pinangarap mo, ang papangarap, pinapangarap mo ano? Na korso ay wala kang dalawang kamay, hindi ka ba mahirapan noon? Na? So kaya mo 'yun ano? Kasi parang normal ka rin naman eh. Nakakakain ka na gamit mo 'yung paa mo. Nakapag-drawing ka na paang gamit mo. So, halos wala namang ano, masyadong ano, no, pag, pagkakaiba doon sa may, ano, sa may dalawang kamay. Ano, dahil nasanay ka na. Committed ako sa iyo na makapag-aral ka at makapagtapos ng kolehiyo kung anong gusto mo. Kaya pagbuti mo ang pag-aaral mo, AJ. Maraming salamat po sa inyo, Gob. Salyado po. Basta, Mrs., makakaasa kayo yung tulong na sinabi ko sa kay EJ. Ano? Maraming salamat po. Hindi na po namin naano lahat ng mag-asawa yung pag-aaral niya agad sa pag-aaral. Agad sa makatapos. Katwala na ako sa politika, EJ, Mrs., commitment ko yan na papatapusin ko ng pag-aaral yung anak mo. Oo, malaki ang pondo namin dyan eh, sa PWD, sa mga PWD. Kaya doon, pwede ka rin doon. May pondo rin kami doon sa scholarship program. Oo, malaki ang pondo namin dyan eh. Kaya ano, pwede ka doon. Wala ka naman, EJ, ha? Basta usapan natin yun, ha? Commitment mo sa akin, magtatapos ka ng college. Appear tayo, appear. Yan. Dahil sa butihing gobernador, ay maaabot ni EJ ang kanyang pangarap. Ito ay isang pangako mula kay Gob Egay, mawala man siya sa politika. Ang ganitong gawain ay hinahangaan at pinasasalamatan ni Konsehala Amic dahil ang kanyang mga kababayan sa Paracale ay hindi pinapabayaan ng gobernador. Sobra kaming nagpapasalamat na sa madali ang pagdala sa bata na PWD na kailangang matulungan. Ito po ay agarang binigyan ng atensyon ng ating minamahal na gobernador. At sabi ko nga kanina, ako na ang muntik nagmayak dahil sa pangako ni Gob na alam kong kahit hindi na siya gobernador sa mga susunod na panahon at matatapos man ang kanyang termino, ay patuloy niyang bibigyan ng pagkakataon ng bata na matupad ang pangarap na maging piloto. Sobrang nagpapasalamat kami sa iyo, Governor, at ako ay personal na sumasaludo sa iyong kabutihan. Para sa nanay ni EJ, ang katuparan ng pangarap ng kanyang ina ay kanya ring tagumpay. Tunay anya siyang mapalad sa bata mula pa nang ito'y kanyang isinilang.
pasalamat po talaga ako na sa amin siya napapunta, hindi sa iba. Ganun. Siguro po kaya po binigay siya sa amin kasi kaya namin yung mga pagsubok na dadating para po sa kanya. So ito si EJ, ano po siya? Mabuti po tong bata, masiyahin, masigla, saka para kaibigan. Kasi po minsan may batang sinasabihan siya ng wala kang kamay. Ang ginagawa lang po niya, giningitian niya, tapos marireparuhan po namin, kalaro na niya, kinakaibigan po niya. Ganun po siyang bata. Maging mabuting bata ka lang, ano? Sunodin, naging mga ano po. Basta paglaki mo, anak ko, hanggang sa paglaki mo, nandito lang kami ni Papa mo, kami mga nagmamahal sa iyo. Ano lang, always positive lang tayo, ha? Huwag tayo mag-iisip ng mga negatibo, ha? Kung meron man mga negatibo dyan, huwag na natin pansinin. Basta sa iyo lang kami nakapokus, ha? Ha? Sobra ka namin mahal, ha? Alam na alam mo naman yan. Love you. Mahal mo kami? Mahal na mahal ka namin lalo. Sobra-sobra na po, ha? Ngunit, ngayon ay 6 taong gulang na si EJ. Siya ay nakatakdang mag-grade 1 sa pasukan. Ang batang si EJ hanggang sa maging pilot si EJ at ang kanyang Lolo Gob Egay ay nagkaroon ng kasunduan at ugnayan. Mula sa puntong ito ay agad na nag-abot ng tulong si Governor Egay sa nanay ni EJ na ipinambili ng groceries. At lalo pang nadagdagan ang mga ngiti sa labi ng bata. Nakakatuwa. Basta yun, mahal na mahal ka namin, nandito lagi kami. Galingan mo lang lagi, ha? Laging. Pagbutihin mo, basta anak ko, ha? Nandito lang kami lahat na nagmamahal sa iyo. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa anak ko po. Lalo na po kay Gobernador Egay Taliado po. Maraming salamat po sa lahat. Ang munting bata ay nagkaroon ng mataas na pangarap dahil sa pananatiling positibo ni EJ at sa kanyang Lolo Gob ay hindi mananatiling panaginip ang paglipad ni EJ, kundi isa ng pangarap na matutupad.